Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, brothers and sisters in Christ. Ito po muli si Ilaw at ito po ang Light from the Light. Welcome po sa ating episode dito po sa Light from the Light Catechesis. Makikita niyo po ngayon na hawak-hawak ko po ang libro ni Father Francis Moloni ng Salesians of Don Bosco. Ang title po ng libro niya ay A Body Broken for a Broken People, Divorce, Remarriage, and the Eucharist. Ito pong libro na to ay una niya pong pinublish noong 1990, tapos yung second publication po ay noong 1997, and then yung recent publication or kumbaga edition is nito pong 2015, which is saktong-sakto po dun po sa release ng Amoris Laetitia. Okay? Tinakil niya po rito yung Eucharistia hango po sa Ebanghelyo ni Matthew, Mark, Luke, and John, at pati na rin po dun po sa letter ni St. Paul sa Corinthians. And tinakal niya rin po dito yung kaso po ng mga divorce at ng mga remarried Catholics at yung role ng Eucharistia sa kanilang buhay. Now, if you want to read this book, mabibili niyo po ito sa Don Bosco Center of Studies dyan po sa may Better Living po sa Paranaque. Again, I recommend this book para po sa inyong lahat. Mabibili po ito dyan po sa Don Bosco Center of Studies, dyan po sa Michael Rua Street, sa may Better Living po sa Paranaque. Now, ano naman pong kinalaman nitong libro na hawak ko tungkol po sa usapin natin tungkol sa Eucharistia? Simple lamang po, sakripisyo. Alam niyo po, all throughout po sa librong ito is meron pong parang recurring theme si Father Moloni. At ano po yun? Na lahat po tayo pumapalya. We are all failing disciples. Marami po kasi sa atin masyadong perfectionist. Marami po sa atin masyadong legalistic. Na ang tingin po doon sa mga, ito po yung mga divorced and remarried Catholics, hindi nakarapat dapat para tanggapin yung komunyon. Na ang tingin sa kanila, lesser Catholics na. Yung iba po sa atin, masyadong mataas yung tingin sa sarili, na porket mas marami po tayong alam, tayo lang yung mga nararapat na tumanggap ng banal na komunyon. Tanong ko lang po, brothers and sisters, sino ba talaga sa atin yung worthy, yung karapat-dapat na tanggapin siya sa itsura ng tinapay at alak? Ang sagot po, wala. Kasi gaya nga po ng sabi ni Father Francis Moloni sa kanyang libro, lahat po tayo nag-fail, lahat po tayo pumapalya, lahat po tayo nagkakasala. Pero bagamat ganun po, si Jesus ay namatay, ay inialay ang kanyang buhay para sa lahat. Brothers and sisters, let's stop being so self-righteous. Let's stop being so like parang mga Pharisees nung panahon ni Jesus. Let's stop being so parang self-entitled. Itigil na po natin ito. Tanggalin po natin yung kaisipan na ito, itong mentalidad na ito. Lahat po tayo, kung titignan mabuti, hindi po karapat dapat na tanggapin si Jesus dahil lahat po tayo ay pumapalya. Pero kahit ganun pa man, siya ay namatay para sa ating lahat. Siya ay inalok pa rin sa atin ang kanyang katawan at sinabi, kunin ninyo at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kunin ninyo at inumin. Ito ang aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Brothers and sisters, we are being called to receive Jesus even though we are unworthy, even though we are always failing. So please, huwag nating i-deprive ang ibang tao na tanggapin din siya. Oo, may tamang disposition para tanggapin siya, pero I believe wala po rin tayong karapatan na ipamukha sa kanila na hindi sila karapat-dapat as if we're saying or telling them na tayo ay mas karapat-dapat. No. Again, we are all failing disciples and yet, Jesus still told us, take, this is my body which will be given up for you. Brothers and sisters, tuwing matatapos po ang misa, sinasabi ng pare, go, the mass is ended. Pero sa wikang Latin, ang sinasabi po talaga, ite, misa est. Na literally ibig sabihin, go, it is descending.
at that very moment, we are being sent. Every time the Mass ends, we are being sent. Sent. For what? To what? We are being sent to proclaim Christ, to share Christ, to be also broken for others. Brothers and sisters, whenever we receive the Eucharist, dapat handa rin po tayong mamatay, handa rin po tayong ialay ang buhay para sa iba, gaya ng ginawa niya. Yun lamang po, brothers and sisters in Christ. Magkita-kits po ulit tayo tomorrow sa isa na namang episode dito po sa Light from the Light Catechesis. Muli, ako po si Ilaw. And please don't forget to share ito pong video natin para mas marami pa po tayong ma-evangelize at makatechize. Yung lamang po, God bless po sa inyong lahat.